Ito yung mga nabuhay ko by cutting. Napansin ko rin to guys kasi may nagtanong sa akin bakit daw iba yata yung dahon ng basil ko. Kasi tinanong nila sa akin kung anong klase yung basil ko. Sabi ko sweet basil, bakit daw iba yung dahon. Naobserbahan ko rin to, nag-iiba yung dahon niya pag galing sa by cutting. Kasi to by cutting na to. Tapos pag galing sa ano, sa boto, ganito yung dahon niya. So, yun lang naman yung observe ako. Pag galing sa boto, ganito yung dahon. Pero pag lumalaki na rin naman na sobrang malalaki na, yung dahon niya, ganito na. Diba? Samantalang, iisa lang to ng lahi. Iisa lang siya ng lahi. Pero yung, tignan niyo yung dahon niya. Iba, diba? Hindi naka, ano, straight. Tapos ito, paganto. Hindi ako ganun expert sa basil. Actually, pinag-aaralan ko pa lang siya. Pero yun yung naobserbahan ko sa kanila. Pag galing sa buto, ganito yung itsura. Ganyan ang itsura. Pero pag by cutting, ganito na yung itsura. Tapos ito, lemon basil. Mas maliliit yung dahon ng lemon basil. Hindi lumalaki yung dahon niya. Ganito lang kaliliit. And then yung amoy niya, guys, mas mabango yung lemon basil sa sweet basil. Ito, may pagka amoy lemon talaga. Kaya nga siguro tinawag na lemon basil eh, no? So, ito yung nanay niya. Ito yung nanay ng lemon basil. Hindi sila ganong lumalaki. Tama, ayan lang, oh. Ayan na yung nanay ng lemon basil ko. Tapos, ganito yung itsura ng yung itsura ng bulaklak nila parehas lang pero may iksi. Ayan, may iksi lang. Tsaka hindi ganong lumalaki yung lemon basil. Ganyan lang. Unlike itong sweet basil, tingnan nyo kung gano'ng kalaki. Ayan yung weight lang. Ito yung kanyang bulaklak. Ayan yung bulaklak niya, oh. Tapos, dyan na yan. Pagkatapos na wala yung bulaklak, dyan na siya magbubuto. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki. Mula dyan, hanggang pababa. Diba? Ang laki. So, yun yung pinagkaiba ng lemon basil at saka ng sweet basil. Yung sweet basil, lumalaki ng gusto. Hindi tulad nitong lemon basil, maliliit lang. Ito na yung pinitas ko kanina kasi nakita ko tuyo na. Kaya pinitas ko na kasi pag hindi ko siya pa pinitas, mangyayari niyan yung mga buto niyan malalaglag dun sa lupa, tutubo na kagad. Kaya ginawa ko, pinitas ko na para meron akong magiging stock ng buto. Tignan niyo kung gaano kaliit yung buto ng basil. Ganyan lang kaliit yung buto ng basil. Hihimayin ko na para matanggal na natin dito sa pinaka packet niya. Parang tinignan ko yung bawat packet niya, parang tatlo or apat na piraso yung laman na buto. Tapos yung ibang packet niya, walang laman. Hindi ko alam kung ano eh, kung nalaglag na ba sa lupa o sadya talagang walang laman. Ito na yung ating nahimay. Tignan nyo kung gaano kaliliit yung buto. Kailangan lang talaga dito tiyagaan. Ayan, oh, hinimay na natin, natanggal na natin yung mga buto. Kaya ang gagawin ko naman dyan, ilalagay naman natin sa isang lagayan. Syempre para ano, para maiwasang makain ng insekto para hindi masira yung buto ng basil. Itong basil, napakadali lang naman ito mabuhay. Parang ang i-rate ko dito, mga 90% nito tutubo. Ganun kataas yung ano, yung chance na mabuhay yung basil. Ang dali lang niya to, kahit hindi mo na nga ito italim eh, parang yung mga nandun nga mismo doon na buto na nakakabit pa doon sa halaman, yung iba na laglag na sa lupa, tumubo na. Kaya ganun kadaling ano, magtanim o bumuhay ng basil. Yung gantong dalawang tangkay, parang pag tinignan mo kasi parang napaka-kunti, diba? Kasi nga, ang liliit. Pero pag tinanim mo na yan at nagtubuan lahat yan, magugulat ka. Ang dami-dami pala nila. Nakakatuwa kasi mabilis silang tumubo. Tsaka mabilis ding
lumaki. Pero pinakamabilis talaga sa lahat ng klase ng pagpaparami ng basil is yung pagkakat, yung nabubuhay sila dun sa ano nga, sa by cutting. Isa yun sa pinaka ano, pinaka mabilis na way na maparami mo yung basil mo. Kasi pag sa buto, mabilis din naman lumaki yung sa buto, kaya lang nga syempre itatanim mo pa, palalakihin mo pa. Unlike yung cutting, malaki na yun. Tapos pauugatin mo na lang yun. It takes siguro mga 2 to 3 weeks meron ka ng buhay na basil. Mas madali mo nga lang talaga mapapakinabangan yung basil pag galing sa cutting. Ito na yung mga buto ng basil ko, di ba? Nakakatuwa rin talaga.